Ngayon ay lumakpas na tayo sa kalagitnaan ng buwan ng Abril at ang Kongreso ay nasa recess pa. Pagbalik ba ng Kongreso ay matatalakay ang panukala na baguhin ang batas na nagtatakda ng eleksyon sa BARMM sa unang parlamento sa synchronized with national election sa Mayo 2022. Na ito'y baguhin at itakda sa Mayo 2025. Merong dalawang importante upang ito'y maaksyonan ng Kongreso. Ang una ay wala iba kundi ang basbas mismo ng ating Pangulo na magpasa ang Kongreso ng panibagong batas na muling magtatakda ng eleksyon sa Bangsamoro Autonomous Region First Parliament synchronized with the national elections sa Mayo 2025. Ito'y napakalagang elemento upang mag-act ang Kongreso at ang at minsan mababaw kapulungan at ang Senado. Ang ikalawa namang mahalaga rin bago matuloy ang panukala na i-postpone ang election o i-cancel ito, ay kung sang-ayon ang mga gobernador at city mayors ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Itong dalawang itong napakahalagang elemento upang maaksyonan ng Kongreso ang panukala na hindi ituloy ang eleksyon sa Mayo 2022, kundi ito'y muling itakda sa May 2025. Pag napasa na yung Kongreso, maaari ding magkaroon ng isang masalimuot na daanan sapagkat ang katanungan ay kung ang amendment sa Republic Act 11054, ang Organic Act, ay kinakailangan ng approval sa isang plebisito ng mga mamayan ng Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao. O ito ba'y isang ordinaryong batas na ang Kongreso at kanyang will ay pwede nang baguhin sapagkat ito maaring magbigay ng president na kung pwede palang baguhin ng Kongreso at anytime at its will ang Republic Act 11054 o ang Organic Act, sino ang makapagpigil sa kanila na baguhin ang ibang content nito? Gayong ito'y hindi ordinary legislation, kundi ito'y isang organic act na parang konstitusyon, para lang konstitusyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. At ito ay inaprubahan sa isang plebisito ng mga mamamayan, majority ng mga mamamayan sa loob ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. So, isang usapan pa ho yun, hindi lamang sa pag-pass ng legislation sa Kongreso. At meron ding usapin, sabihin natin na question, pag nalabas na po ang legislation, ay maaari din tanungin kung ang Kongreso, motu proprio, ay pwede niyang baguhin ang batas without the consent of the people. So, dalawa po yun ha. Sa una, ay meron dalawang mahalagang bagay, ang basbas at pagsulong nito sa Kongreso ng ating Pangulo. At ang ikalawa naman ang pagsang-ayon ng ating mga gobernador at city mayor sa BARMM. At sa pagnapasa naman ang batas ay meron dalawang. Una ay kung kinakailangan ng plebisito sa pagbabago ng batas o hindi na kailangan ng plebisito na pwedeng baguhin ng Kongreso ang anumang bahagi ng Republic Act 11054 na Organic Act. So, ang usapan po ng pagbabago ng batas at ang usapan po sa pagtatagda ng bagong eleksyon at pag-cancel nito nakatagda na sa batas ay maaaring masalimuot na usapan din sa laman sa Supreme Court kung ito ay kinakailangan ng plebisito o hindi. Kaya ho, mahirap po talagang i-balance ang ano ba ang dapat, ano, sapagkat merong mga legal mga usapin na dapat harapin sa bagay ng eleksyon, postponement o no election o ituloy ang eleksyon.
yun po dapat nating pag-aralan. Magandang umaga po sa inyong lahat at happy weekend. God bless.